Nang pairali na ang quarantine sa bansa, ay nalimitahan din ang pampublikong transportasyon na maaaring gamitin ng mga commuter bilang pag-iingat na rin sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Kaya naman nang unti-unting buksan ang ekonomiya ay naging isang malaking hamon ang pagpasok ng trabaho para sa ilan nating mga Kapinas. Isa ang bisikleta sa naging mga pangunahing paraan ng transportasyon ng ilan. Ang panauhin natin ngayong gabi ay isang urban planner at bago pa man nagkaroon ng pandemya ay isa ng advocate ng pagbibisikleta. Sa katunayan, siya ang founder ng Manila Moves, isang grupo ng mga commuter cyclists at pedestrian na nais na gawing mas madali at mas ligtas ang active transport kagaya na lamang ng pagbibisikleta sa Metro Manila. Ating kilalanin si Kapinas Aldrin Pelicano. Magandang gabi, Kapinas Aldrin. Magandang gabi, Kapinas. Magandang gabi po, mga Kapinas. Kumusta ka, Kapinas Aldrin? Kumusta naman ang iyong naman. Buhay ngayong quarantine? Nag-work ka ba ngayon? Mabuti naman. Anong setup mo ngayon sa work? Ngayon naka-quarantine pa? Work from home. Nag-start po nung nagsimula rin yung enhanced community quarantine nung March. So hanggang ngayon. And I think sa foreseeable future, mukhang nato nga yung ating new normal. Mag-work tayo sa bahay. Mm-hmm. Okay, mm-hmm. Mga Kapinas, mabanggit ko lang, no? Matagal ko nang gustong itampok si Kapinas Aldrin dito sa Pinas 360. Dahil nga isa siyang staunch advocate ng paggamit ng bisikleta bilang mode of transportation, kung saan ba tayo magpunta, especially sa pagpunta natin sa ating kanyang mga opisina upang tayo magtrabaho at pauwi ng ating mga bahay. Unfortunately, inabutan tayo ng pandemya at hindi natuloy yung binabalak nating tampok sa kanya dito sa ating channel at sa ating page dito sa Facebook. And minarapat na lang namin na anyayahan siya para makapanayam dito sa ating Friday night live stream. And yun nga, nabanggit natin, Kapinas Aldrin, advocate ka ng pagbibisikleta. Kailan ba nagsimula itong parang advokasya mo na gumamit tayo ng parang mas mainam na gumamit tayo ng bisikleta sa pagko-commute, lalo dito sa napaka-congested na Metro Manila, no? Ano ba yung simulain itong advokasya mong ito? Nagsimula talaga yung advocacy around early 2018. And nung mga panahon na yon, siguro mga nakakatatlong taon na akong nagbibisikleta sa araw-araw, papasok ng opisina. Nag-start ako 2015 mula Pasig hanggang Ortigas. Tapos hindi ako marunong magbike noon actually. Napilitan lang ako gaya ng marami sa atin dahil sobrang lala ng lagay ng ating trapiko sa araw-araw. Yung maiksi kong biyahe from mula sa bahay papuntang Ortigas, 4 na kilometro lang yun, pero gumugugol ako ng isang oras. More or less 1 hour, from 45 minutes to 1 hour, depende sa lagay ng traffic ko at sa hirap o dali na sumakay ng pampublikong transportasyon. Kaya napilitan na akong mag-aral ng pagbibisikleta. Doon nagsimula, and then after 2 years, tumanggap ako ng trabaho sa Makati. Kaya nag-triple yung haba ng biyahe ko sa bisikleta, pero by that time, medyo confident na ako sa pagbibisikleta sa kalsada. And then, on the 3rd year, doon ko sinimulan sa pamamagitan rin nga ng paggamit ng Facebook para i-share, ibahagi ang aking araw-araw na commute at yung aking saloobin at pananaw bilang isang urban planner. Late bloomer ka pala sa pagbibisikleta, Kapinas Aldrin? Oo, late talaga ako. Late kasi literally, hindi po ako natutong magbisikleta nung bata dahil hindi naman ako nagkaroon ng sarili kong bisikleta. Dahil na rin sa takot ang magulang ko,
na alam mo yun, yung tutumba ka, ma-aksidente, ganyan. Yun ang karaniwang pananaw naman, di ba, ng mga tao sa pagbibisikleta na ito ay isang delikadong gawain. Ngunit, dumating kasi sa punto na, syempre, bilang isang adult, matanda na, nagkatrabaho, mas matindi yung pangailangan ko kaysa doon sa takot. Kaya talagang pinilit ko na matutong magbisikleta. Kasama na rin yung pagtulong ng ibang mga kaibigan or kakilala. Kaya nga, yun ang isang mahalagang punto eh. Napakalawak ng komunidad ng mga nagbibisikleta. Sa social media, maraming grupo na pwede mong salihan at marami kang mahinga ng tulong. Ayun, pareho tayo. Hindi ako hanggang ngayon hindi marunong magbike. Pero Kapinas Aldrin, nabalitaan namin na involved ka sa MNL Manila. Ano ba ito at paano ito binuo? Yung Manila Moves, we spell it MNL but pronounce natin na Manila Moves is nagsimula siya basically as a personal passion project. Kasi nung so tatlong taon na ako nagbibisikleta araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, naghanap din ako ng paraan para mailabas yung saloobin ko. It para siyang paraan ng pagde-debrief ko. Kasi syempre sa araw-araw na pag-commit ko na mas marami naman yung mas positive, mas positibo yung epekto sa akin sa pagbibisikleta kumpara nung time na ako nagkokong public commute or nagmamaneho. Mas nawala yung stress ko at marami pa ibang magandang benepisyo. Pero naghanap din ako ng paraan para lang ma-process ko yung experience ko sa araw-araw. Gaya nga ng nasabi ko na bilang isang planner, doon ko ginamit ko yung Facebook page ng Manila Moves para parang maging convergence ng alam ko bilang isang planner, yung mga at saka yung realidad na nararanasan ko sa araw-araw bilang isang commuter cyclist naman. So doon nag-start yung Facebook page, personal project na eventually a year after 2019 may mga nag-start yung mga tao na mag-follow, tapos doon nagsimula yung mga usapan, conversations with other people na sabi nila gusto nilang tumulong or meron silang magandang suggestion sa akin na parang i-feature sa page or explore. So ngayon mula sa isang personal na platform, siya na ngayon ay isa ng komunidad, grupo na. So hindi na lang ako mag-isa ang nag-iisip ng direksyon ng pupuntahan ng Manila Moves. May mga kasama na tayo iba't ibang mga tao, iba't ibang mga background, profession. Pero lahat kami, isa yung common denominator namin is lahat kami nagbibisikleta bilang transportasyon. Sino ba tong usually yung mga nagfa-follow sa advocacy mo? Malawak or diverse yung following. Siyempre nung simula, doon ako nag-share sa mga cycling groups din naman. So marami sa kanila cyclist din. Pero sa ngayon kasi kung magkakaroon lang ng pag-aaral sa ating syudad, sa ating bansa, mas marami pa rin talaga yung tinatawag nating recreational cyclist. Siyempre, ito yung mga tao na nakikita nyo on weekends na pupunta sa mga trail or lumalabas ng Metro Manila papunta sa Rizal, sa Laguna, Cavite para i-enjoy yung kanilang weekend on a bicycle. Pero parami ng parami mula sa mga recreational cyclist, marami na rin sa kanila yung nagsimulang maging commuter cyclist or everyday cyclist. Kaya ito yung mas maraming nagpa-follow sa page. Pero recently, lalo pa itong nagsimula yung quarantine dahil dulot na rin ng pandemya, marami na rin nakakita at nag-follow ng mga first time or walang pang-experience sa pagbisikleta. At sila mismo, we appreciate their feedback na nakakatulong sa kanila yung content, yung laman ng yung impormasyon na binabahagi namin sa Facebook page. At ito yung lumalaking grupo ng mga tao na
talagang gusto namin i-reach out na mas maraming lumipat sa pagbibisikleta. In terms of gender, based lang sa datos na meron sa Facebook, mas marami pa rin yung lalaki eh. Pero gusto namin at least sana magpantay, 50-50 sana yung porsyento ng mga kababaihan at saka mga kalalakihan. Pero ngayon, medyo lamang pa yung mga lalaki eh. So hopefully, ma-address din namin yun.